Yan, napakaraming tubig sa loob guys. Wala nang hangin. Puro na tubig. Alright guys, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga subscriber ko at sa mga bago pa sa channel na to. Ngayon, may i-share ako sa inyo guys tungkol sa water pump. Kung mapapansin nyo, is wala, patay andar ang water pump natin. So, ang number one problem ito guys is ang pressure tank niya is naubusan na siya ng hangin. Kaya kailangan na siyang palitan, mag-refill ng hangin. So, ang gagawin ko ngayon is babaklasin natin. Bawaklasin ko ito dahil wala akong compressor, kaya kailangan ko itong dalhin sa vulcanizing shop. So yun nga guys, kung mapapansin nyo is palaging andar na andar. So pag palaging ganito guys is hindi ito maganda, kasi pag ganitong andar palagi overnight, maring masira ang water pump, sunog yung motor. So, kailangan talagang gawin to guys kahit gabi na. So, ang oras na pala ngayon is mga 9 PM na sa gabi. So, simula na natin. So, ngayon, patatayin ko muna kasi ito pwedeng baklasin ang hindi na patay ang pump. So, yan, patay na guys. Susunod na gagawin natin is kailangan nating ma secure itong gauge na nasa zero na guys, kasi pag binaklas natin na hindi pa naka-zero, maaari tayong ma-injure dyan kasi malakas ang pressure. Ayan, naka-zero na. So ngayon, ang sunod is, so ito nga pala guys is kailangan talaga itong mabaklas. Ayan guys, kailangan itong tanggalin saka itong mga union kasi para ma-secure. So, bago natin tanggalin is lagyan muna natin ng palusin ng screw. Kasi matagal-tagal na itong hindi na refill guys. So, maaari natin i-check guys kung mapansin nyo is parang solid na ang sound ng pressure tank guys. So, ibig sabihin ito is puro tubig na ang nasa loob. So, pwede natin i-press itong gauge. Now, itong kanyuto sa likod. Makikita nyo guys, yan. Wala ng hangin lumalabas. Hindi na siya tumutunog. So, kaya ko tatanggalin guys kasi kapag hindi natin ito ginabaklas, pag ito lang, medyo matagalan tayo kasi naka-vacuum itong pressure tank, saka yung tubig na lumalabas is mahina, kaya maaari tayong maumagahan pag hindi ito tinanggal guys. So gamit natin ito ng itong multi-purpose rinse ko. Hindi ko kasi nadala yung pipe prints. Ito, tanggal na. So, yan guys. Pag hindi natin ito tinanggal, matatagalan tayo. Kaya, kailangan talagang tanggalin to. So, itong trabaho na to guys is hindi ito masyadong maragdali kasi kailangan mong maging accurate ito kasi ka-problema pa. So, lagay natin ang mga screw. Ayos. Hindi kasi natin tinatanggal to guys. Matagal, hindi natin mabubuha tong pressure tank kasi napakabigat nito, puno ng tubig, 36 liters ang laman.
okay lang kung may compressor. Pero kung walang compressor, hindi pwede kasi tagalan ka talaga. Ayan, nakita nyo, tumutulo na ng tubig kasi may pumapasok na ng hangin. So yan, kung titingnan nyo, tagal-tagal pa yung madrain, guys. So, ang susunod ko naman kakalasin is itong mga union. Ito yung suction. Kailangan talaga itong kalasin, guys, kasi dalhin ko itong compressor sa vulcanizing. So, ang gandahan dito, guys, pag ganitong setup, naka-union dapat, guys, para hindi ka mahirapan pag may mga trouble, madali lang tanggalin. Ayan. So, pwede na natin makuha ang pump. Kailangan natin dito. Balik natin ito mamaya. Ayan. So, ito, guys, tatanggalin ko na lang talaga lahat. Para madrain lahat. Bigla ito, guys, pag hindi ito tinatanggal. So, kailangan mo ng adjustable wrench. So, sa loob nga pala nito, guys, ng pressure tank is may rubber dito. Dito po mapasok yung tubig. Ayan, guys. Ito yung cover. Ayan. So, marami ng dumi. So, ngayon, taob na natin. Ayan, puro tubig. Ayan, pag hindi natin yung tinanggal, mangyari, matatagalan tayo. Abutin tayo ng umaga. Ayan, dali na lahat. Ayun, no? Dali na lang ating dalhin doon sa vulcanizing. Ayan, guys. So, rubber. Ayan, no? Makikita nyo, may rubber sa loob. Ang tubig, papasok dyan sa rubber. At saka naman ang hangin, pag ma-repilan na ito ng hangin, itong rubber is magkukompress ito, pabalik dito. Kaya pag paandar natin, magre-react yung hangin at saka tubig. Kaya yun yung magkukos na papatay yung pressure switch. So, ang nangyari ngayon is wala ng hangin, puro na lang tubig. Kaya yun, paandar ng andar yung pump natin. So ngayon, guys, ang gagawin ko is ibabalik na naman natin ito. Balik na to, guys, kasi hindi ito pwedeng hindi balik kasi magre-repel na tayo ng hangin. Ayan, tapos na, guys. So, higitan talaga, guys, ng maigi. A few moments later. Basta mo siya delete na yung tubig, Gary, oh. Oo. Sarayin ko na, bay. Sige. Sarayin ko na, bay. Sarayin ko na, bay. Uy, isa. Uy, isa pa rin yung sakit. Oo. Uy, dara, oh. Pila mo na? Wal pa na, 1.5 pa. Uy, pila mo na? Wala kabot. Pila mo na, oh. Imuang... 20 pa mo na, oh. 20. Oo. Oh, kulang. Hop. Ini pesen deh para mau. Mana? Trita now. Oh, Trita. Trita tunggu saya baik di perintah. Oh. Kena gemai? Kena gemai. Kena guhit ke dako. Mulai tunga. Hop. Kira ya.
Oh. Ah, takto jud. Wala, takto nga. Oh, wala, oh. Let's go, rige siya. Dili pa rin din mo pa duga lang kay dili na po niya mapa dili na po mapalong sa water pump ang kan kay sige na lang andar ba sakto lang oh pare bala na ya saya nang ni kay ni eh na mga cinta na 2,000 years later. So, ayan guys, natapos ko na, nalagyan ko na ng hangin. So, ngayon, ibabalik ko na naman ito dito sa kanyang posisyon. So, after kong mabalik guys, is itesting natin kung normal na ba ang pag-andar niya, yung cut-off at saka cut-in niya guys. Cut-in at saka cut-off. Yun yung cycle ng pump guys. Pag cut off ang tawag doon, pag na-reach na niya ang setting ng pressure switch. So cut in naman pag nag-lower ang pressure niya, saka babalik siya sa normal na pressure. So cut in ang tawag doon kasi aandar na naman ng pump, ng ipapaandar niya ang pump, ma-reach na niya yung preset na pressure sa pressure switch. So doon naman papatay guys. A few inches later. So ngayon guys, natapos ko nang i-set up ang pump na set na lapitan na rin. At saka ngayon guys, ang gagawin ko is i-prime natin. Kailangan tong i-prime guys kasi ang ginagamit ngayon is ang tubig sa balon. Kasi pinatay ko yung tubig sa galing ng nawasa. So kailangan tong i-prime guys bago natin paandarin. So magpa-final check lang ako. Kailangan ko lang higpita ng maigi guys. Ngayon tapos ko nang ma-prime, so ikakabit ko na ito guys. Tapos nito pa-andarin ko na. Kita lang natin ang maayos. A few moments later. So, ayan guys, natapos ko nang i-prime at saka nakita natin is wala namang tumutulo na leak. So, subukan ko nang pandirin guys kung normal na ba ang andar nito. Okay. Gumagana siya guys. So subukan kong patayin itong bulb kasi may naka-open kasi na gripo doon sa labas. Pag hindi natin pinapatay, matagal itong mag-switch off guys. So kailangan natin patayin para makita natin kung papatay talaga siya. So ayan guys, so kung makikita nyo is umaakyat na siya hanggang ayan, 60 PSI. So mag set off to guys ng malapit mag 60 PSI. Si hindi ko masiting ng 60 PSI to guys. So ayan. So nasa mga almost mga 50 plus guys yung gauge niya. So ngayon subukan natin na i-release ang tubig kung mga ilang minuto siya bago under guys. Ayan, mababa na ang pressure. So ganyan talaga guys, yan yung tamang normal na paglabas ng tubig, hindi yung mga ilang segundo lang aandar na. So yan, kung makikita nyo, unti-unting bumaba yung gauge niya. So ibig sabihin may lumalabas na tubig doon sa gripo. So pagdating ng mga cut-in setting niya guys, isa under yan sa mga 20 PSI guys. Tapos akyat na naman yung gauge at tapos ma-reach na yung pressure, yun papatay na guys. Tingnan natin kung magana na.
Ayun. Umandar guys. So, bumabalik na siya sa pag-andar. Ayan. Walang leak. So, ito nga pala yung prime plug niya guys. Nag-improvise na ako. Hindi na dumadaan dito kasi naka 5-way connector na. So, dito na lang. So, i-on lang itong bulb. Saka, ripilan ng tubig. Tapos, yun na. Ayan. Yung filter. One extremely annoying shift later. So, yun lang guys. So, I hope mayroon kayong natutunan sa video ko ngayon. Huwag ninyong kalimutan mag-like and subscribe at share nyo na rin at i-hit nyo rin ang notification bell para updated kayo sa mga sunod ko naman na bagong upload. So, kung may mga katanungan pa kayo, huwag lang kayong mahiyang mag-comment kasi sagutin ko naman related sa mga ganitong mga sitwasyon guys. Check. Ito dapat ang puno guys pag may hangin, hindi yung parang sulid ang tunog, puro na yung tubig guys. So yun lang, maraming salamat.